Congressman Romeo Jalosjos. Kinondena. Hinatulang makulong. As principal of the 2000 statute. Pinatawad at pinalaya. Mainit na tinanggap ng mga kababayan. At muling naghahari. Sino si Romeo Jalosjos? Eh, hindi ako masyamang tao eh. Sa mata ng mga nagmamahal. My dad is a good man. He's got good strong moral values. Ng mga kritiko. First love niya is to dominate the province politically. Dahil mapira si Nunong, so madali niyang ma-exploit. Para sa akin, yung ginagamit ng terminology, political exploitation. At patuloy na naniniwala. He is a victim of injustice! Bakit mo nagawa yun? Saan kayo nagkamali? Nagsisisi ka? Guilty ba kayo? Prostitute yun, binayaran ko. Hindi, wala nga nangyari. How many women you had? Tinatanggap ko na marami akong girlfriend at marami akong anak. Sa aming handog ngayong gabi, binalikan namin si dating Congressman Romeo Jalosjos, ang pinakamakapangyarihang politiko sa Zamboanga del Norte. Ang krimen na naghatid sa kanya sa bilibid, ang kanyang politika at paglaya, at ang kahulugan nito sa ating mga Pilipino. Since the prosecution has proven beyond reasonable doubt the guilt of the accused Romeo Jalosjos E. Garcia as principal in the two counts of statutory rape defined and penalized under Article 335 of the Revised Penal Code. He is hereby declared convicted in each of these cases. It's a landmark case. It's the first case po na nagkaroon ng conviction of a child abuse po. Tsaka the first time na may congressman na convict po. Chamba ang tingin ni Attorney June Ambrosio, ang lead counsel ng Department of Social Welfare and Development sa pagkapanalo nila sa kaso laban kay Congressman Romeo Jalosjos noong 1997. Ang talagang inirereklamo ng batang nag-akusa sa kanya ng rape ay ang ama-amahang nagbubugaw sa kanya. Lumutang lang ang pangalan ng congressman sa investigasyon. Palagay ko ha, hindi na uli mangyayari. May tulong kaming dumating na hindi namin naasahan. May mga taong bigla na lang naandyan na ito pala yung, you know, parang serendipitous. 1996 nang pumutok ang balitang ni rape ni Jalosjos ang isang grade 5 na estudyante sa kanyang unit sa Ritz Towers. Ibinugaw daw ng ama-amahan ng bata sa congressman na nangakong gagawin siyang sikat na artista. Tinutukan noon ng probe ang kaso na nagtagal ng higit isang taon. What is my crime? Tell me. Malaking isda si Jalosjos. Siya ang leader ng 49ers. Ang grupo ng mga congressman mula sa Mindanao noong 10th Congress. Dalawang habang buhay na pagkakakulong ang sentensyang ipinataw kay Jalosjos dahil sa panggagahasa sa 11 taong gulang. Hindi na nagulat ang kanyang mga kalaban sa politika sa Zamboanga del Norte. He's really that kind with women. So, one with women. Because every time he comes here, it brings a different woman. Not his wife. But people seem not to mind us. Malakas ang perception na mahilig siya sa mga bata. Yun talaga ang perception ng publiko noon. Kwento ni Adasa, tinanggihan niya ang alok ni Jalosjos na magtayo ng isang barangay high school sa loob mismo ng Dakak. Natakot siya na baka malagay sa disgrasya ang mga bata. Ganun paman, hindi siya naniniwala na nang-rape si Jalosjos. Namulistya lang niya yung bata, pero hindi na-rape. Dahil kung siguro kung hindi lang yan below 12 years old, hindi yun rape.
Not guilty ang sagot ni Jalosjos sa mga paratang. Alam ko sa rape, yung pinupuwersa yung tao, minsan sinasaktan pa ang tao at talagang pinipilit. Ay hindi ito eh. Tumanggap ng bayad ko, pumunta sa shopping, tapos bumalik, great na naman daw. Yun. At hindi ko pinilit at hindi ko ginawa na talagang consummate. Supreme Court na sinabi na hindi na kailangan i-consummate. Yung desire ko lang. Sabi, paano ako maging desire to rape? Prostitute yun, binayaran ko. Hindi, wala nga nangyari. Maliban yung laro sa labas. Kunting bagay na ganun, hatulan ako ng 2 life sentence. Bata to, 12 anos. Meron tayong tinatawag na statutory rape. Basta ang babae ay below 12 years old, kahit siya pa yung bumayang-yang sa harap mo, binayaran mo yan, kahit siya pa yung humarahara, siya pa yung nag-inganyo sa'yo, rape yan. Hindi po kinakailangan yung buong RM pumasok. Kahit yung pinakadulo lang pumasok ko dun sa pinakalabi ng ari ng babae, rape na po yan. Sa Kongresong inupuan ni Jalosjos, napagtibay ang probisyon tungkol sa statutory rape. Iginigiit niyang hindi na bata ang nag-akusa sa kanya. Ginawa nilang bata. Ako, personal, hindi ko na i-describe. Hindi siya bata. Because of her development in her body. Sa hatol na 2 habang buhay na pagkakakulong, 13 taon lang ang pinagdusahan ni Jalosjos sa Bilibid. Pinalaya siya noon lang Marso matapos siyang mabigyan ng executive clemency. Malaki ang ipinagbago ng itsura ni Jalosjos mula nung huli ko siyang makita sa Makati City Jail. Ang hindi nagbago ay ang kanyang paniniwala. Galit at hindi pa rin niya matanggap ang naging hatol ng korte hanggang ngayon. Gago na siguro tao mga maniwala na dapat bigyan ng pahatulan ko ng 2 life sentence sa nangyari. Siguro acts of lasciviousness. Maari pa nangyari aksidente at hindi natin mapigilan. Sex worker yun. Sabi nga ng Supreme Court, prostitute. But you do admit to acts of lasciviousness? Possibly, if you call it acts of lasciviousness. Because ginagawa sa lahat ng lalaki yan eh. Sa buong mundo eh. Yung mga bata ganyan, nasama mo sa kunting kaligayahan sa ginagawa yan. Hindi yung puwersahan, hindi ganun. Pero hindi rape, definitely not rape, na hindi ko talagang tinuloy. Sa labas lang, kasi yan ang description, sa labas ko nilabasan doon. Abusers will never admit yung kanilang kasalanan. Laging kasalanan ng ibang tao, kasalanan ng batang ito, kasi prostitute siya. Mali talaga na pag-iisip yan. And a lot of people have that kind of thinking. Hindi lang sila sus. Okay. Na basta mabili nila yung bata, ay wala silang kasalanan. Sinubukan daw ng kampo ng kongresista na aregluhin ang kaso. Went from a low of 2 million to a high of 50 hanggang matapos na. Money politics. Dahil mapira si Nunong, so madali niyang ma-exploit. Para sa akin, yung ginagamit yung terminology, political exploitation.